Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. Leo Echegaray story. Ang kauna-unahang Pinoy na nahatulan ng lethal injection dahil sa kasong rape o pangahalay. Leo Pilo Echegaray. Ipinanganak noong July 11, 1960 sa Manila. Si Echegaray ay isang house painter na naakusahang paulit-ulit pinagsamantalahan ang 10 taong gulang na anak na kanyang live-in partner na si Rodessa o mas kinilala sa tawag na baby. Si Echegaray ay na-convict noong September 7, 1994 sa Regional Trial Court sa Quezon City sa kasong rape at nahatulan ng bitay. Ang kaso ni Echegaray ay pinag-aralan mabuti ng Korte Suprema. Kabalikat nito ay nag-file ng motion to appeal si Echegaray na na-denied naman noong January 19, 1999. Less than a month ay tuluyang hinatulan si Leo Echegaray ng lethal injection. Sa buong trial ni Echegaray ay pinaninindigan niya na siya ay isang inosente hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At ang kanyang huling sinabi ay, "Baby, patawarin mo ako." Sa kalagayan ko ito, hindi ko kayang tagapin. Masakit para sa akin kung mawawala si Leo. Kaya kung tutuluyan niyo siya, huwag po kayong mag-alala, Mana Pangulo. Dalawang buhay ang mawawala. Today's execution is proof of the government's determination to maintain law and order. Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. In my administration, we will prove that crime does not pay. I would like to stress that the crime committed by Mr. Echegaray is not poverty-related, but an act of bestiality, which serves the steepest penalty under the... Marami ang mga nakakulong ay inosente at napagbintangan lamang dahil walang sapat na pera upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Our hope, I would say at this point, is that eventually, sooner or later, people will see the madness of the penalty, and that sooner or later, the penalty will be abolished. But it's going to be too late for Leo, I suppose. I suspect. And maybe not only for Leo, but the 14 others who are scheduled for execution. Kayo mga kapatid, sang-ayon ba kayo na ibalik ang parusang kamatayan? I-comment nyo lang sa baba. Kung interesado ka sa mga ganitong istorya, huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka.